Hello guys, shout out to everybody. So, pag-usapan natin yung GDP, Gross Domestic Product in our country, kung gaano tayo kayaman. So, there are three basic method. This is very simple and very basic on how to calculate our Gross Domestic Product. So, what are those? No, the three primary methods na expenses natin. Yung tinatawag na expenses natin, yun ang pinakauna sa ating three primary methods na pag-usapan natin. So, ano yun? Ano yung expenses natin? So, ang tinatawag natin dito, expenditure approach. Ano yan? Ano yung expenditure? So, yung expenditure guys, yun yung expenses natin sa government. Yung sweldo natin sa mga employees, sa ating government employees. Halimbawa, yung mga police, no? Tina-triple double yung sweldo nila. At ang tanong dito, no? Nagbabantay ba sila ng maayos? Naprotektahan ba? Na-prevent ba yung crimes lumalaganap sa ating country ngayon? Na every time, no, and every news na we heard, maraming nabibiktima ng mga babae na pinatay dahil sa pagnanakaw, sa dapan, at sa kasong rape also. So, sayang lang yung expend na money, billion of money every quarterly, isweldo natin, no, sa mga law enforcer kung sila ay failure sa pag-prevent ng crimes sa bansa. Especially in the public area. Doon kayo nakabantay para protektahan kami to those bad elements. That is number one, failure, no, na hindi nila na-prevent yung crime. To protect our society, to protect our children. So, where is your liability as a commander-in-chief? No? Yun, nagtatanong tayo sa commander-in-chief. Eh. Sa kanya talaga yun. Eh. Obligasyon talaga sa isang commander-in-chief or isang executive, isang president na protektahan yung mga people, no, yung mga tao niya. So yun ang number one problem natin dito. Pero pag-usapan natin yung kayamanan ng Pilipinas na overflowing na tiba-tiba ngayon. So, hindi lang yan. Sa ating pangalawang method, no, sa pag-compute ng ating GDP ay yung products natin. So, yung quality ng products natin, lahat ng mga turista sa country, buwibili sila. So, kumikita yung local product natin. Kasi nga, kahit local lang, masarap naman yung product natin, eh, di ba? Yan ang tinatawag na productivity. Yun ang tinatawag na productivity, no? Pero bakit nagmamahalan pa rin yung presyo? Alam nyo ba, ang daming taxes na binabayaran ng ating mga negosyante, no, guys, binudol tayo ng binudol nito, no? For example lang, libu-libong government agencies sa bansa. Iwan ko kung bakit ang dami, no, ng mga government agencies natin ngayon. Tapos kumukolekta sila ng pera, no, sa ating kababayan lahat. So, maraming paraan guys, no, na mangulikta ng pera yung mga government agencies natin. Pero ito ba ay useful? Yung mga Pilipino naghihirap. Useless naman yung ibang agency siguro, 'di ba guys? Ito yung pangatlo guys, yung kumulikta ng billions of money yung ating mga agencies ngayon. So, quarterly, no, tumatanggap sila ng billions of money. Quarterly yan. Sa isang year, apat na beses na kumulikta sila ng billions of money sa mga tao. So, ang dami talagang agencies ngayon na kumukulikta, no, ng billions of money. No, isa na yan, number one, Department of Agriculture, na siya yung head ngayon, yung acting secretary, no, ang ating executive, ang ating leader, ang ating commander-in-chief, ang ating pangulo, na si Marcos. Department of Health, Department of Public Works and Highway. Ang dami pa guys, no? Yung BIR, Customs, tapos sa Department of Labor and Employment. Ang dami guys, no? Department of Finance, no? Department of Energy, SSS, BIR, Department of Transportation, yung LTO. Ang daming source ng income ng ating government guys, grabe, no? Umaapaw sa dami. So, saan kaya yung pera? Yun ang tanong. Bakit naghihingalo pa rin tayo sa kahirapan? And last but not the least, yung income approach. Yung nakulikta ng ating government. Yun ang pinakalas talaga guys. Yun ang number 3. Yung VAT natin, at hindi lang yan, no? Lahat ng agencies, merong branches. Sa isang agencies guys, maraming branches. There are several branches
no, sa isang agencies lang. At kumukolekta sila ng millions of money every quarterly. Grabe. So, ano ang masasabi natin dito? Para masala talaga lahat ng pera ng mga kababayan, ng ating mga naghihirap na mga kababayan. Kaya maraming branches yung mga government agencies natin, no, to collecting money from the people. Yung mga business owner, businessmen, properties, professional ka man or private sector, mga products natin, transportation natin, incentives natin. Grabe, until now, until you die, kukunin pa rin ng government yung property mo. Grabe, lupit, no? That was very sad. So ngayon, sabihin ninyo na pobre yung Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas, no? Because they are collecting trillion of money from the people and every agencies and branches, pero instead palakihan lang ng konti, no, yung sweldo natin, napakaliit lang. So tayo lang naman dito, guys, no, sa laki ng kita ng ating government ngayon sa mga taxes natin, yung mga donation pa ng ibang bansa, no, at investment, umaapaw na, no, tiba-tiba ang pera ng government ngayon, guys. Pero ang tanong, where did it go? Yung billions of money, billions of dollars, nangungutang pa siya ng billions of dollars para sa agriculture. Where did it go? Saan napunta yun? Yun ang tanong talaga dito, guys, na dapat sagutin ng ating government. So thank you so much, guys. No, maraming salamat. So please subscribe my YouTube channel, Dragon Boy Reaction Vlog, Dragon Boy Bisaya Reaction Vlog, and on my FB page, TikTok. So yun lang, no, the same account lang. So maraming salamat sa inyo, guys, naintindi, yung mayroong broad-minded na nakaintindi sa mga sinabi ko. Sana, no, maintindihan ninyo ang taong may pagmamahal sa kapwa Pilipino.